What's up mga bro? Ito, kagagalan lang namin kahapon sa ride sa Dinggalan. Dinaanan namin ito, rough road, maputek. So yan ang itsura niya, maputek. So yan yung putik kapag may tire hugger. Meron pa rin siya. Yan hanggang dito. Ganda lang dito, medyo nabawasan siya. Tapos yung makina, walang putik sa loob. Kasi nga, meron ng tire hugger. Wala yan, dire-diretso yan dito. Yung putik hanggang loob. So, mas mahirap linisin. Kaya okay din tong tire hugger. Nalilesen niya yung dumi na pwedeng mapunta dun sa makina sa loob. Yan, pakita ko rin yung pagkakabit. Linisin ko na yung motor para okay na ulit. Alright. Alright mga bro, pakita ko sa inyo paano kabit tong tire hugger. Ito siya. Ininis ko na yung motor. Kaya tinanggal para mas madaling linisin. Saka para mapakita ko na rin paano siya ikabit. Kasi may nag-request na gawin ko doon ng video eh. Dati pa. Ngayon ko lang magagawan. Ito siya. Itong tire hugger na to, gawa siya sa fiberglass. Kaya pintura lang yung black. Kanya yung materials niya, fiberglass. Tapos may masilya lang dito para makinis. Makita nyo to, may basag siya. Dati kasi yung gamit kong shock, nagpalit ako. RCB na 300mm yata yun. So mababa siya. Kasi itong gamit ko ngayon shock, YSS na 310mm. So same siya ng stock, paras ng size. Ngayon, hindi na siya sumasayad. Dati kaya sumasayad sa ibabaw kaya nagkabasag. Kasi nga, maliitin shock. Hindi siya ubra pag lowered yung motor mo. Ang mababa yung shock mo. Kailangan stock size para hindi sumayad. Right, so pakita ko paano kabit. So, mayroon tong tatlong butas. Ito. Para dito sa bolt. Ito. 10mm ang sukat niyan. Tapos dalawa sa kabila para naman din sa air filter na tornilyo, doon mo yung kakabit. Bit natin. Naigpitan. Bila naman. So ayan, yung dalawang tornilyo na yan ng air filter box. Diyan yung kakabit tong tire hugger. Okay na yan. Bila naman, naigpitan natin. Saktong higpit lang para hindi mabahak. Okay na yan. So ito pala, tinanggal ko din yung ito, itong wire. Kasi nakalabas yan dito, nakabit dito. Para tago siya. Pinasok ko dito sa loob. Pakaisin ko pa yan, nagyan ko ng tape. Para hindi siya lumalabas. Iiwas yan para hindi magugupit pag ano. Malaylay kasi yan dito eh. Matagal ko na rin ginagamit to, tarager na to. Ang 1 year na yata. Okay siya, hindi nadudumihan yung makina sa loob. Nakita niya naman yung video. Effective, hindi na pumapasok yung putik dun sa loob mismo.
to, mahirap linisin to eh, pag naputihan. So ayan, para malesen yung dumi sa loob ng makina. Ayan, nabili ko yan sa Facebook Marketplace, may seller doon. Ito kasi ginagawa to, custom, para may hulmahan sila. Tapos fiberglass yung material. Kaya sa tawa lang kayo makakabili nito. Ayun, yung seller na yun, ito ko siya nabili. Pero maraming ibang seller. Depende sa lugar nyo, search nyo na lang sa Facebook Marketplace. Marami namang lalabas dyan. Kung saan nyo malapit, dito kayo bumili. Okay siya. Ito yung nag-request nito na magkaroon ng video, sana mapanood mo. Ayun, madali lang makabit. Tatlong tornilyo lang. Tsaka okay siya, effective. Yun lang, tapusin ko na yung vlog. Alright.